Oy guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlog. Ito naman ang lilingkod para sa inyo lahat. So ngayon guys, pasensya na kayo. Ngayon lang ko nakapag-upload ng video kasi busy ko sa school namin. So pasensya na kayo guys na matagal akong mag-upload kasi marami akong i-upload dito guys na inaayos ko. Kasi mahirap mag-edit sa ating video, mahirap. So ngayon guys, mayroon akong i-share sa inyo na isang TV na Tosundra. So, ang problema niya guys ay yung kanyang patay sindi yung kanyang display guys, yung video. So, ngayon guys, isishare ko sa inyo, subukan, samahan nyo ako sa aking pag-aayos. So, hindi na natin pahabain to. Shout out sa electronic technician, sa lahat ng subscriber, sa lahat ng mga vlogger. Salamat sa inyo ha. Sa inyo lahat. At ito na guys, i-share ko sa inyo. Umpisahan na natin. Samahan niyo ako sa aking pag-aayos. Let's go. Hello guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlog. So guys, saksak tayo. Mayroon tayong i-repair na isang Tosundra guys. Ayan guys. So ang problema niya guys, yung kanyang video. So ayan. Ayan guys. So patay sindi yung kanyang video guys. Hinaan nating volume kasi baka mag-copyright tayo. So ngayon guys, ayan. Makikita nyo yung video niya. So patay sindi yung video niya. So yan ang problema guys. Kung paano natin aayusin itong TV na Tosundra. Ayan. So ako guys, naguguluhan ko nito kasi maayos naman yung salida niya na maayos na. So ngayon, try natin ito trouble guys dito sa board. Kung makita ba natin yung kanyang 33 volts kasi 33 volts yung nawawala. Ayan guys, so sinukat ko na. So ayan. So maayos naman yung salida niya guys, kaso lang yung display niya patay sindi. So ngayon ang nawawala yung 33 volts. So naghanap ako. Pumunta na ako dito sa tuner guys. Kasi yung tuner maayos naman. Ayan. So yung nawawala guys, yung 33 volts lang. Ayan. Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Pumunta na ako doon sa may tuner. Kasi okay naman yung 5 volts. At saka 1.3 at saka RF niya guys. So ang nawawala lang yung 33 volts. Ayan guys. So ayan, hinanap ko na. So may nakita ako guys na 33 volts dito sa baba. Na mayroon siyang 33 volts. Kapag nandun sa paa guys, yung T-spread ko, T-spin, wala namang 33 volts. So kapag dito sa ibaba sa kanyang tuner, so mayroon naman siyang 33 volts guys. Ayan. Ayan guys, mayroon siyang 33 volts sa ibaba. So ngayon, binaklas ko na yung kanyang tuner para malaman ko kung sira ba tong tuner na to. Kasi dito ako pumunta diretso sa may tuner kasi ang suspitsa ko dito guys sa kanyang tuner yung mga paa. So tama ang hinala ko guys na 33 volts ang nawawala.
So ngayon, mayroon ang nakikita ako na 33 volts. Ayan. So sinukat ko, guys. Ayan, nakikita ko na. So ngayon, tingnan natin at ibalik natin yung board. Ayan, guys. Mayroon akong nakikita na kinakalawang yung kanyang jumper, guys. Ayan. So nakikita nyo. Ayan, guys. So mayroon siyang kalawang na parang taya, guys ba? Ayan. So ngayon, kukunin natin, baklasin natin yung kanyang jumper na kinakalawang at palitan natin ng bago para yung 33 volts ay makasupply na sa kanyang tuner, guys. So ayan, guys. So kinuha na natin yung kanyang jumper na kinakalawang. Ayan. So buti na lang, guys, nalaman ko na kinakalawang yung jumper niya. So nung nag-check ko dito sa main filter capacitor, guys, sa main power supply, ayos naman yung supply sa kanyang amplifier at saka vertical. Okay naman yung kanyang voltahe. Yung sa vertical ay 25 volts. Yung sa amplifier naman ay 10 volts lang, guys. 10 volts lang. Kasi hindi naman 12 volts yung supply niya. So 10 volts lang kasi mababa naman yung yung kanyang IC, guys. Tumutunog naman yan kapag 10 volts. Ayan, guys. So ayan, guys, mayroon akong kinuha po dito sa ibaba na kinakalawang din yung jumper. Ayan. So ayan, guys, nakikita nyo. So kasi matagal na tong TV na to, guys. Almost 5 years na. So itong TV na to, ako ang nag-aayos dito kasi kapitbahay ko naman lang yung nasira na TV na to. So pinaayos sa akin kasi malapit lang kami sa bahay namin. So itong TV na to, guys, kinuha ko. So ayan. So yung tuner, guys, tinanggal ko na. So nag-jumper ko na lang yung kinakalawang na jumper, guys. Pinalitan ko ng lead jumper. So pag tiningnan mo sa ibaba, mayroon dito dalawa. Ayan. Ayan, guys. So nakikita nyo. So connection yan padungong ibabaw na siyang nagsusupply sa tuner na 33 volts. Ayan, guys. Kinuha ko na lang tuner. Ayan. So testing natin, guys, na yan, pinasok ko na yung ground na test block na test prod doon sa kanyang tube. Dinikit natin. So magsukat tayo ng 33 volts, guys, sa kanyang paa. Ayan, guys. So ayan. Ayan, guys, sukatin natin. So ayan, guys, saksak natin yung TV. Ayan. Saksak natin sa saksakan tapos on natin. Ayan. May power na, guys. So check natin yung kanyang supply sa paa ng kanyang tuner. So ngayon, guys, ayan, mayroon na siyang 33 volts sa kanyang paa, guys. Ayan. So mayroon ng 33 volts, guys. Ayan.
Ayan guys, so binalik ko na yung tuner guys. Ayan. Ayan guys, binalik ko ng tuner sa kanyang lalagyan. Ayan. So hininang ko na guys para magtesting tayo actual na mayroon na bang video. So ayan guys, ayan binalik ko na yung tuner, ito na. So ngayon magtesting na tayo guys. Okay na, so mayroon na siyang supply na 33 volts. So ngayon saksak ko na, ayan. Tapos yung kanyang antena ilagay natin, ayan, sa antena para makita yung kanyang display na maayos na. So ayan, so saksak natin. So guys, ayan guys, natapos na yung ginawa natin. Ayan, so testing natin guys. So yung mga hindi pa nakasubscribe, ayan guys, subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Pindutin yung subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload guys. Salamat guys. Ayan guys, so ayun, okay na siya guys. Nakikita nyo, so matino na yung kanyang display. So ayun, hanggat dito na lang yung aking video. Salamat, sana may natutunan kayo kahit kunting aral lang, at share sa mga baguhan. So salamat guys, hanggat sa susunod ng ating pagkikita. Hanggat dito na lang yung aking video. Salamat, sana nakatulong ako sa inyo. Thank you and God bless all. Salamat and peace out.